So, ayan mga kamungkil, gawa po tayo ng rapter. So, para sa project natin, para mabubunga na itong bahay mga kamungkil, kasi ang init. Tapos pagka hapon, biglang uulan. Kaya, kailangan matapos itong mga kamungkil, rapter na to. Ayan mga kamungkil, dahil nag-wewilding tayo, no, may kunting tips lang ako sa inyo sa pag-wewilding. Pag tubular po yung wini-wild natin, hindi po yung nagpo-pull-wild tayo. Kasi pag tubular mga kamungkil, ispat-ispat lang talaga yung magagawa natin dito, itaking-taking lang. Kaya minsan mga kamungkil, nakikita ko matapos mag-wilding, mag-grind tayo para maging maganda tingnan yung wini-wilding natin. Pero sa pag-grind na yun, ang liit na lang o ang nipis na lang ng humawak sa bakal natin sa wini-wilding natin sa pag-grind, kasi po kulang sa diskarte o technique mga kamungkil. Kaya tuturo ko sa inyo mga kamungkil, ang kunting idea lang naman sa pag-wewilding kung paano na
malaki pa rin yung hawak na wielding sa bakal na wini-wielding natin. So ito mga kamugil, panoorin nyo. So bali kasi mga kamungkil, may nagtatanong kahapon na bakit ko daw kay pinupukpok yung wini-wielding ko. So sinagot ko siya mga kamungkil at naisipan ko pwede ko nun itong ishare sa mga gustong mag-DIY ng mag-wielding sa kanilang mga bahay, baka makakatulong. So share natin mga kamungkil at papakita ko sa inyo. So ayan mga kamungkil, kung nakikita nyo mga kamungkil, may winil tayo dito na hindi natin pinukpok at saka pinukpok natin. So explain ko lang mga kamungkil yung disadvantage nito at advantage nito. Yung hindi natin pinukpok at saka pinukpok ko yung winilding natin. Kapag tubular mga kamungkil, ito yung diskarte nyo. Pero hindi ko kayo pinuforce na gagawin nyo to. Basta sa akin lang to mga kamungkil na pag-analyze. So yan mga kamungkil, hindi ko siya pinukpok, ito pinukpok ko. Kung napapansin nyo mga kamungkil, itong winild natin na to, yan, ito yung hindi pinukpok, nakalubo siya. So ibig sabihin nakapal yung welding natin. Ito namang sa kabila mga kamungkil, pinukpok ko siya. So ibig sabihin na flat na siya dito sa level, na siya dito sa tubular na weld natin, tsaka itong hindi natin pinukpok. Itong hindi natin pinukpok mga kamukil is lumubo siya. Ayan, makapal siya, medyo makapal yung weld niya. Tapos dito kung titingnan nyo, manipis siya, level yan sa tubular natin kasi pinukpok ko siya. Pero yung pagka weld ko dyan mga kamukil is kasing kapal lang nito, itong una kong winilding. So nung pinukpok ko siya, kung titingnan mo siya, manipis na lang. Pero yung kapit sa welding niyan mga kamukil is kasing lakapal din ito. Kasi pareho lang yung bigay ko ng pag-weld dito at saka dito. So ngayon mga kamukil, ang disadvantage dito, i-grind natin yan para maging pantayan dito. Sa pag-grind natin dito mga kamukil, ito hindi natin pinupukpok, nakukuha yung welding natin na pinadikit natin dito sa tubular natin. So ang natitira dyan mga kamukil is ang nipis na lang nang humawak dito sa bakal na winild natin kasi pliniplay natin siya. Pero yun yung disadvantage dito mga kamukil pag hindi natin pupukpukin. Pero pag pinupukpuk natin mga kamukil yung winiwild natin, kailangan pukpukin mo siya mga kamukil is bagang-baga pa para ma-flat pa siya at ididiin niya dun sa ilalim yung winiwild natin. Kaya yung kapal niya nandun sa ilalim, yung hawak na kapal sa bakal na winild natin is nandun sa ilalim. Hindi yan makayang kainin ng grind mga kamukil kasi level na siya dito. So ito yung advantage dito mga kamukil, kung gaano kakapal yung pinaweld natin dito, pinahawak natin dito sa tubular, walang magbabago, ganun rin. Dito sa hindi natin pinukpok, ang laki ng pagbabago. Makapal nga siyang tingnan, pero pag i-grind pa natin yan, ayan, is ninipis yan. So maliit na lang yung humahawak na welding dito sa tubular natin. Kaya mapapayo ko lang, kapag tubular yung wini-welding natin sa mga git, grills, pukpukin natin ng konti yung wini-weld natin habang may baga pa siya, habang basa pa yung weld natin, para ma-plane siya dito sa tubular natin, mapantay siya. At saka pag grind na natin mga kamukil, madali lang siyang i-grind. Hindi tayo magkukonsume ng ilang oras pa para lang sa pag-grind at ma-plane natin to. Yun madalas yung nangyayari. Kaya i-grind natin mga kamungkil para makikita nyo.
So yan ang mga kamukil, kung nakikita nyo mga kamukil, itong hindi natin pinukpok is kinain talaga siya ng grinder kasi kailangan nating ma-plane para maganda tingnan. Ngayon, ang natitira dyan mga kamukil na mga humahawak sa mga tubular natin na welding, na weld, is ang nipis na lang. Kung titingnan mo din dito sa pinukpok ko mga kamukil, ang liit lang na nag-grinder natin. Tumama na siya dito. Kaya ibig sabihin mga kamungkil, ang liit lang din ang nag-grind. So yung nakahawak dito sa bakal natin is ang kapal pa. So matibay itong mga ganito mga kamungkil kaysa dito. So pag nag-weld tayo ng mga tubular mga kamungkil, except lang dun sa mga bakal talaga, angle bar, pwede natin pukpukin din. Maganda din yung resulta. Pero nasa sa inyo na yun mga kamungkil, kung susundin nyo. Basta isinishare ko lang to, baka sakaling makatulong din sa inyo na mapadali yung trabaho. Kasi yung advantage ito mga kamukil, pinukpok natin, madali yung trabaho pag nag-grind tayo. Hindi tayo kukonsume ng ilang oras para sa grindering lang. So yan lang mga kamukil, yung tips ko sa pag-welding.